Magandang araw po sa atin lahat, sa lahat po ng responsible and law-abiding driver. Alam nyo na o kilala nyo na po ang inyong sarili kung kayo ay responsible at saka law-abiding driver. Kung sumusunod din po kayo sa mga batas trapiko. Ngayong araw ay gusto ko lamang po kayong i-remind o paalalahanan, lalong-lalo na po dun sa mga nagmamaneho ng walang lisensya. Ito ay tungkol sa driving without valid driver's license o pagmamaneho ng walang lisensya. Alam nyo na po ba kung magkano ang multa natin kapag nahuli tayo na nagmamaneho ng walang lisensya? Ayon po sa Joint Administrative Order, o mag-base po tayo dun sa Joint Administrative Order 2014-01. Dated po ito noong June 2, 2014. Ang subject po dito ay Revised Schedule of Fine and Penalties for Violation of Laws, Rules and Regulations Governing Land Transportation. Doon po sa Violation in Connection with Licensing, sa letter A po yun, Driving Without Valid Driver's License. At nakaindikit po dyan kung magkano ang multa natin at saka kung ano yung penalty natin kapag nahuli tayong nagmamaneho ng walang lisensya. Nakaindikit po dyan na ang multa natin ay tumataginting na 3,000 pesos. Diba? Napakalaking halaga na po yan. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon. At ang penalty naman po natin kapag nahuli tayong nagmamaneho ng walang lisensya ay mababan po tayo o hindi po tayo pwedeng mag-apply ng driver's license sa loob ng isang taon. At hindi rin po tayo pwedeng magmaneho ng sasakyan sa loob ng isang taon. Yang isang taon na yan ay magsisimula ang counting natin pagkatapos natin mabayaran yung ating violation. Pagkatapos natin ma-settle yung violation natin ay dun po magsisimula ang counting ng 1 year natin sa pagkaban sa pag-apply ng driver's license at pagkaban sa pagmamaneho ng sasakyan. Dito po sa driving without valid driver's license, hindi lamang dito pasok o hindi lamang ibig sabihin ay yung pagmamaneho ng walang lisensya ay yun lamang ang pasok dito sa driving without valid driver's license. Kasama din po dito yung expired driver's license. Halimbawa, meron kang driver's license pero expired na at ginagamit mo pa rin sa pagmamaneho, considered po yon na driving without valid driver's license. Ganun din po yung revoked driver's license. Dahil ilang ulit ka nang nakakommit ng traffic violation, rinibok na ngayon ng LTO, kapag ginagamit mo pa rin ito, ay considered yon na driving without valid driver's license pa rin. Ganun din yung under suspension na driver's license. Kung ilang ulit ka nang nahuli, ilang ulit ka lang nakakommit ng traffic violation, at sinuspindi na ngayon ang iyong driver's license at ginagamit mo pa rin ito sa pagmamaneho, ngayon kapag nahuli ka, ay considered yon na driving without valid driver's license kapag under suspension ng iyong driver's license. Pasok din po dito yung inappropriate driver's license classification. Halimbawa nito, meron kang driver's license at ang classification nito ay non-professional driver's license. Pero ang minamaneho mong sasakyan ay ang mga pampasaherong sasakyan. Tulad ng halimbawa nito na sa aking harapan, itong pedicab na to. Kapag yan ang minamaneho mo, pampasahero po yan. Mga jeep, mga tricycle, o di kaya delivery rider ka. Kung yun yung minamaneho mong mga sasakyan at ang classification ng driver's license mo ay non-professional driver's license, ay considered pa rin po yon na driving without valid driver's license kasi hindi po pasok yung classification ng driver's license mo sa minamaneho mong sasakyan. Pasok din po dito yung inappropriate driver's license code o sa dati natin tawag na restriction code. Halimbawa, ang DL code mo ay DL code B, pang 4 wheels po yon. Pero nagmaneho ka ngayon ng motor, nagmaneho ka ngayon ng NMAX at eksakto, natsimpuan mo na may checkpoint, nahuli ka, nakita na wala kang driver's license code A para sa motorcycle, ay considered yun na driving without valid driver's license. Kasi yung DL code mo, yung DL code B ay pang 4 wheels lamang po yun. Dapat meron kang DL code A pang motorcycle kung gusto mong magmaneho ng mga motor. Dito, kasama din po dito, pasok din po dito sa driving without valid driver's license ang mga tourist o ang mga foreigner na nagmamaneho pa rin beyond 90 days validity ng kanilang driver's license dito sa Pilipinas.
90 days lang po kasi ang validity period ng foreign driver's license dito sa atin. Kapag ginagamit pa rin nila ito sa pagmamaneho, beyond 90 days na, ay considered na yon na driving without valid driver's license. Ganon din po yung student permit. Meron kang student permit o di kaya holder ka ng student permit. Pero nagmamaneho ka nang wala kang kasamang duly licensed driver o ito yung tinatawag natin na student driver driving without accompanied by a duly licensed driver. Consider din po yon na driving without valid driver's license kung student permit holder ka at wala kang kasamang duly licensed driver habang nagmamaneho ka. Yun po yung mga pasok dito sa driving without valid driver's license. Hindi ibig sabihin na yung wala kang lisensya na nagmamaneho ay yun lamang ang pasok dito sa driving without valid driver's license. Tulad po ng sabi ko, kasama po yung mga expired driver's license, revoked driver's license, under suspension na driver's license, inappropriate driver's license classification, inappropriate driver's license code or restriction code, at saka yung tourist or foreigner na nagmamaneho pa rin beyond 90 days validity ng kanilang foreign driver's license, at saka yung student driver driving without accompanied by a duly licensed driver. Yun po yung mga pasok dito sa driving without valid driver's license. Kasama din po pala dito sa driving without valid driver's license yung fake driver's license. Meron kang lisensya o holder ka ng driver's license pero fake o peke naman ito. Kaya kung kukuha po kayo ng driver's license, dumaan po kayo sa tamang proseso para siguradong sa LTO mismo galing ito. Huwag lang kung sino-sino ang kinakausap nyo dyan para lang mapabilis ang pagkuha nyo ng driver's license. Wala pong ganon. At dito po sa paggamit ng faking driver's license, ay pwede ka din makasuhan criminally liable. Kaya kung kukuha po tayo ng driver's license, dapat o kailangan dumaan po tayo sa tamang proseso. Kaya paalala po lagi sa mga kapwa natin driver, mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho at lagi po tayong sumunod sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver po tayo. Tulad po ng ganyan, may pedestrian lane, pagbigyan na natin yung mga dumadaan. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang ma-update kapag meron akong bagong upload na video. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless! Para din po pala sa ating kalaman, alam nyo po ba na may nag-file ng petition sa Supreme Court tungkol dito sa revised schedule of fine and penalties for violation of laws, rules and regulations governing land transportation o di kaya ay Joint Administrative Order 2014-01 at Department Order 2008-39. Itong Department Order 2008-39 po pala ay inamend ito ng Joint Administrative Order 2014-01. Ang mga nag-file po ng petition ay ang mga various operators, drivers and transport group na ang kanilang argumento o issue ay unconstitutional daw po itong Department Order 2008-39 at Joint Administrative Order 2014-01. Kasi sabi nila, masyado daw mataas ang mga multa at penalty na may papataw sa mga violators ng order na ito. Kaya unconstitutional daw po ito. Samantalang 100 pesos to 500 pesos per day lang daw po ang kita ng mga drivers at mga operator. Pero naglabas po ng decision ang Korte Suprema at ang sabi nila ay constitutional naman daw po ang Department Order 2008-39 at Joint Administrative Order 2014-01. Sa madaling salita, inaffirm po nila o pinagtibay ang mga order na ito. Nasabi ng Supreme Court sa kanilang decision ay dapat lang daw po ito o nararapat lang daw po ang mga ito para sa kaligtasan at kapakanan natin ng mga drivers, lalo na po ang mga commuters o ang mga pasahero. Kaya ang mga multa natin sa mga violation sa Joint Administrative Order 2014-01 ay mananatili po yon. Kayo po sa tingin ninyo o sa inyong sariling opinion,
tama lang ba ang mga multa at penalty ng mga violations na nandun sa Joint Administrative Order 2014-01 o masyadong mataas o kailangan bang pababaan? Pero bago po kayo magbigay ng komento ninyo, mas maganda po nabasahin nyo muna ang Department Order 2008-39 at Joint Administrative Order 2014-01. Nasa Google naman po ito, search nyo lang Department Order 2008-39 at Joint Administrative Order 2014-01. Download nyo lang, kahit huwag nyo nang i-print, save nyo lang po sa cellphone ninyo at dyan nyo nabasahin para may idea din po kayo sa mga traffic violations na kadalasan nababayulit po natin. At para magkaroon din po kayo ng kalaman tungkol dito. Kapag nabasa na po ninyo, pwede na po kayo magbigay ng inyong sariling opinion o komento. Ito po pala yung decision ng Supreme Court na kanilang sinabi, Department Order Number 2008-39 and Joint Administrative Order 2014-01 are hereby declared constitutional and thus valid in accordance with this decision. Yun po yung decision ng Supreme Court na kanilang sinabi, constitutional yung Department Order 2008-39 at Joint Administrative Order 2014-01. Kung may mga katanungan po kayo tungkol sa mga batas trafiko, mag-comment lang po kayo o di kaya mag-direct message po kayo sa ating FB page, Team Responsible.